nipple pig drinker para sa mga baboy dito, no? Dalawahan to eh. No? Lahat to guys, ako lang nag-assemble nito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Eh, kahit na ako po ay dayuhan lamang sa lugar na to, dito po sa province of Bantiki, ay binigyan nila ako ng chance na magkaroon ng small backyard piggery. Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel guys, dito sa aking YouTube channel at maging sa aking pong Facebook page. So ngayon guys, talagang gusto ko pong i-share sa inyo ang bagong video natin ngayon dito po sa aking old Fatiner's Pig House po. Dito guys, talagang namimiss ko pong mag-vlog dito sa area na ito, no? Ang status po ay naglagay po ako ng dalawang baboy dito, puro po babae. Ayun guys, sasanahan. Sinadya kong ibukod silang dalawa dahil gusto ko pong mahiwalay talaga po sila dahil ang isa dito guys ay gagamitin po namin sa birthday po, no? For the future birthday gift ni Lord sa aking pong daughter. And then yung isa guys ay bala ko rin pong gagawing dagdag inahin ko po, ano? So dito guys ay maglalagay tayo muna ng King's Vita Plus po sa aking baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Meron din sa Shopee Online at sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Nasa description po ang link kung paano po ito gamitin sa atin pong mga baboy. So dito guys, lagyan natin. Bumili ako guys ng bagong balde dahil dito po ay iba ang balde na gagamitin ko dito sa kulungan na ito. Okay. So idagdag natin itong kalahating kilo sa ating pong dalawang baboy dito. DK, come on! Ayan sila guys. Ayan. So totoo lang guys, namimiss kong mag-vlog dito talaga sa kulungan na ito. Okay, lagyan natin ang King's Vita Plus na may tubig, no? Okay. So dito guys, ayan. Kung inyo pong nakita guys yung isa kong video na naglagay ako dito ng yung tanim na azolla, tinanggal ko po ang azolla dahil hindi po siya maganda pala na maglagay tayo ng azolla or mag-build tayo ng azolla na may atop guys, yung hindi po nasasikatan ng sikat ng araw. Hindi po siya maganda. Papayat po ang azolla. Kaya nag-decide po ako na tinanggal yon, and then pinilitan ko po ng baboy, no? Dito ko po nilagay ang dalawang baboy. Gumagamit ako guys ng walis kasi yung ano guys, yung sprayer ko ay nasa kabila pong kulungan. Ayan guys, so dito po ay talagang malinis-linis na po yan, no? So ito po ay isang update lamang po sa aking lumang kulungan sa mga Fatiners. Dito banda guys ay madamo. Hindi ko pa ho na continue ang paglilinis dito banda. Kasi dito po banda guys ang CR ng mga baboy ko. I mean yung butas guys para sa mga dumi ng baboy ko, no? Then dito banda nagkaroon tayo ng mga tanim, no? Kamuti, may sitaw, may malunggay din, may papaya pa sanahan. Pero guys, yung kulungan sa loob guys, pagpasensyahan nyo na po kung ganyan po ang image kasi medyo madumitignan, pero ako po ay nakapag-disinfect na po dito sa area, no? Dito guys, ang tubigan, kinuskos ko to ng maigi guys, tapos ginamitan ko ng Zonrox with powder na sabon. Zonrox na pamputi, tapos hinaluan ko po ng powder. Gumagana to guys ang mga drinker dito, no? Hindi pa man to sira eh. Gumagana po ang mga ito. Tapos sa kabila naman po ay meron din dito. Ayan guys, oh. Ayan, gumagana to eh. Na. Tapos ang ano guys, yung tulay nasira guys eh. Ayan, so pasensya na po kayo sa image po ng aking small backyard piggery ha. Ayan guys, no. Ito yung luma guys, oh. Na. Kahapon ko lang guys ginawa itong pampinubring style or pampinubring status sa baboyan ko dito, no?
So dahil nasira ang bridge, yung kawayan na tulay, kahapon ko po yung pinanday. So pag baha or bagyo, hanggang dito po guys ang tubig. Maabot dito guys, oh. Yan. Tapos, sa akin pong natatandaan, marami-rami po ang nagtanong na, Kuya Dudong, yung iyong ano, pintuan sa iyong babuyan dito, no? Ito pong tinutukoy mga kababayan. Yung pintuan, kung mapapansin po ninyong lahat, totoo po ang mga kinukomment nyo dyan sa comment section below sa iba kong video na mataas sobra. No? Pansinin po natin, no? Biruin natin ha. Isang hollow block na kabaon, half. Tapos, pangalawa, tatlo, apat. So, hanggang dito guys ang level, no? Sinadya po yan ni Dodong dahil bahain po kasi guys, no? Talagang yung area na to, ayan, papakita ko po sa inyo ang area dito guys. Simula doon, papunta po doon sa palibot ay binaha talaga yan or bahain dito kapag panahon ng bagyo, no? Sa katotohanan lang guys, tagahawak ni Dodong ang tubig dito pag panahon ng bagyo. Napapansin po ninyo sa video natin na nagbinta tayo ng ibang mga baboy natin sa ibang fatteners ko sa batch ay naglagay ako ng hagdan na kawayan, no? Pumasok dito guys ang tubig noon eh. Dito hanggang oh. Lumevel dito. Tapos dito guys ang kwan, ang bubong. Hindi ko pa masyado na ano yan. Na finalize sa paglinis, may mga damo-damo po yan guys ng mga mangga. Kasi po yung mangga na to ay malaking tulong din sa pag-cover ng init mula sa sikat ng araw. Kaya hinayaan po ng landowner dito sa amin na wag lang pong putulin ang mga sanga ng mangga na yan. And dahil dyan, sa kanila ring kabaitan ay hindi po nila pinutol ang mangga na yan. Dahil po matulungan naman lang ang mga baboy ko na huwag masyadong maarawan. So yan po ang reason guys, no. Ito yan guys, oh. Ang ginawa kong ano guys, ginawa kong nipple pig drinker para sa mga baboy dito, no. Dalawahan to eh. No? Lahat to guys, ako lang nag-assemble nito. Yan. Ito sa taas, tapos dito naman sa baba. No, hindi po ako guys, ano, hindi po ako expert sa ganitong klaseng gawain pero gumawa ako ng paraan para magkaroon po ng tubigan ng aking mga baboy. So guys, maraming salamat po for watching this video. Sa mga hindi pa dyan nag-subscribe, mag-subscribe ka na po and i-click mo ang notification bell para po updated ka sa mga bago kong upload sa Simple Show sa pag-aalaga ng baboy. Guys, mabuhay po kayong lahat! Happy farming po sa ating lahat at God bless us all!